Mga sangkap para sa lulutuin nating pansit bihon. Mga sahog, hipon at liver. Mga gulay. Magsindi na po ng kalat. At isa lang ang paboritong magandang kawali. Maglagay ng mantika. Pag mainit po ang mantika, magigisa na po tayo ng bawang at sibuyas. Make sure po na mainit na po ang mantika bago po natin ilagay ang igigisang o yung isosotay na sibuyas at bawang. At syempre po, ang ating nakagisnan, nalakihan at nakasanayang paggisa natin ay papabrownin po natin ang ating ginigisa. Ang sibuyas at bawang. Papalabasin natin yung amoy niya. Ayan po, medyo brown na. Nakikita ko na. Kayo, hindi nyo pa nakikita. Ayan. Magigisa na tayo. Itong ating pansahog. Squid balls. Lagyan nyo din po ng kikiam. At pwede namang kikiam lang. Walang squid balls. Po, brown na po silang lahat. Ang liver. Gigisahin din po natin ang liver. Lagyan natin ng konting mantika. Parang sinipsip ng mga sahog yung mantika eh. Waiting lang. Hintayin lang po natin na talagang maluto ang ating mga sahog. Haluin po natin para naman po umikot ang kapilang bahagi ay maluto din. Waiting ulit. Next na po ang hipon. Wow! Ang laki ng hipon. Masarap ang hipon yan sa mga pansit eh. Papulayin po natin ang hipon. Haluin po natin. At baka hindi po maging pula ang hipon, maging itim. Sahog pa lang, ulam na. Yun oh.
Ayan na po, medyo luto na po ang ating mga sahog, mga sangkap. Wow! Lagyan ng mainit at kumukulong tubig para sa ating ilulutong bihon. Tayo po natin ng konting kulo. Kumukulo na po siya. Lalagyan na po natin ang pansit bihon. Dalawa pong klase ang luto ng pansit bihon. Yung isa po ay pansit gisado kung tawagin. Yun yung po yung mga parang prito, yung walang sauce. Ang lulutuin po natin ngayon is yung may maso sauce. Yung mamasa-masa. Ay hindi, parang ang pangit pakinggan. Sauce. Lubog po natin ang pansit bihon sa mainit na tubig. Kulang ang tubig. Lubog po natin. Kailangan po naka-immerse po yung bihon sa tubig. Ah, ganun. Para madali siyang maluto o lumambot. Yan po, medyo malambot na po ang bihon. Pero konti pa. Dahil bubuo pa sila. May ekstrang paa. Naglalaro ng tsinelas. Next na po natin ang gulay. Siyempre po, unahin po natin ang carrots. Pwede na pong haluin. Masarap pong pasit pag maraming sahog. Take note. Tsaka maraming gulay. Eh di wow. Pangat yun talagang pansit lang talaga. Yun, iwahiwalay na sila.
Next na po natin ang cabbage. Yung hiwa po ng cabbage, ganyan lang po ah. Puro haba-haba. Lulubog po natin sila sa kasama ng pansit sa pinaka-sauce niya sa sabaw para lumambot po yung ating mga sangkap na gulay. Next na po ang ating bell pepper. So ngayon po ang nilagay kong bell pepper is combination ng red and green. Pamintang durog. Konting tubig ulit. Parang bilis sumigop ng tubig tong pansit na to. Oyster sauce. Pakulang po natin ang sinasaglit. Oyster sauce ulit. Kailangan magiging kulay oyster sauce siya. Kung nagtitipid naman po kayo sa oyster sauce, pwede namang toyo tapos bandang huli na yung oyster sauce pag paluto na. Ginis sa mix ng ating pampalasa, ang final. So, sa lahat po ng niluluto ko, puro ginasa mix po ang ginagamit ko kasi masarap po siya sa lahat ng luto eh. Ginasa mix! Beke na men! Ayan na po. Ganyan po, pabilis. Luto na po. Wala! Siyempre, nilagyan ko po ng garnish yung ating pansit. Ayan po, nasa ibabaw na nakikita nyo, onion leaves. So, ito na nga mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid. Guys, luto na ang ating pansit bihon. With sauce to, hindi to yung pansit kisado. Mas masarap to, try nyo, may soy sauce. Tapos syempre, meron tayong toasted with butter. So, ano pa hinihintay? Let's do this! Kaya na!